Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para ipagluto kayo ng masarap na crispy pork sisig. Meron na po akong luto nito, pero siguro po sa katagalan, natabunan na. Kaya doon po sa mga nagre-request, heto po, lulutuin ulit natin. Kakailanganin po natin sa paggawa ng crispy sisig, nasa inyo po iyon, 1 kilo po ito. Ang gusto po kasi ng mga anak kong ginagawang sisig, yun pong leeg ng baboy o batok ng baboy. Pero doon po sa ayaw ng medyo mataba, pwede po ang liempo. Nasa inyo po iyon kung ano yung gusto nyong gawing sisig. Ito po ay pinakuluan ko na po ito. Hindi ko na po naipakita sa inyo kasi medyo tanghali na. Pinakuluan ko lang po itong 1 kilo sa 1 teaspoon asin, 1 teaspoon pamintang buo, at 3 dahon ng laurel. Pinakuluan ko lang po hanggang sa lumambot siya. Okay? Narito po ang ating pang mga kakailangan ng sangkap. 5 pirasong sibuyas, medium size, kahit po yung white, pwede. Ito po naman, dahil malalaki po yung sili na nabili, 6 pieces po itong sili na aking hiniwa. Pero kung medyo maliliit po yung sili, pwede po 10 pieces. Isang pouch ng mayonnaise, yung 220 ml. Ito po yung gagamitin natin. 2 liver spread. Pwede din po isang malaki, pero ito pong nabili ay 2 maliit na liver spread. 2 teaspoon pamintang pino, 2 teaspoon salt, 7 butil na bawang. Okay, umpisahan na po natin ang pagki-crispy. Ngayon po, mainit na po itong ating mantika. Ilalagay na po natin. Ayan. Pakipan lang po natin. Hihintayin po lang pong mag light brown yung ilalim. Ayan. Hihintayin lang po natin mag light brown na ganyan. Atin na po siyang bibilingin kasi po may pangalawang salang pa po ito. Ayan. Okay. Nasa medium heat lang po yung ating apoy sa unang pagpapag-crispy ng pork. Nasa medium heat lang po yung ating apoy. Ayan, okay na po itong unang pagpiprito. Mga 3 minutes lang po both side yung ating ginawa. Kung gusto nyo po yung talagang hindi matilanse, kaya lang po kasi ito po eh medyo po kami nagmamadali na dahil ngayon lang po kami nagpakulo. Pwede po yung halimbawa ngayon kayo magsisisig o magki-crispy ng kahit anong pagki-crispy ng ating pork, pakuluan nyo na po sa gabi. Tapos ilagay po natin sa ref para po maging tulong-tulo talaga yung mga kanyang katas. Pag po ating siyang kin-crispy, wala pong tilansik yun. Kaya lang po ito eh, ngayon ko po pinakuluan, konting patulo lang, mga 30 minutes. Kaya po ganitong medyo may tilansik siya. Ngayon, natapos ko na pong prituhin yung unang pagpiprito natin ng pork. Ngayon po, heto na po yung second frying natin. Pinaiinit ko lang pong mainit yung mantika. Tapos, ipiprito po natin ng 30 second lang. High heat po yung ating apoy. Ayan, talaga pong mainit na tong ating mantika. Heto na po, 30 seconds lang po.
sa second prying po natin, yun lang pong ilalim ang ating pipirituhin. Yun lang pong balat. Yun pong ibabaw, hindi na po. Ayan. Okay na po ito. Oh, malutong na po talaga. 30 seconds lang po talaga yung second frying natin. Okay. Sa pangalawang pagpiprito po, hindi na po kayo kakabahan. Hindi na po siya titilamsik eh. Ayan. Okay. 30 seconds po ulit. Ngayon, heto na po, tapos na po yung ating second frying at ready na po ito para sa ating pork sisig. Medyo lang po ating palalamigin at chachapin ko na po. Okay, ngayon po, chop na po tayo. Ayan. Ayan. Kalutong po ng balat. Hihiwain po natin siya ng maliliit, bite size po. Bite size, ganyan. Yan, ganyan lang po. Yan. Okay, hihiwain ko lang po ito ng maliliit. At magbabalik po ako. Yan, ganyan lang po. Dire-diretso lang po yung paghihiwa. Yan, napakasarap po nito. Yan. Ganyan lang po. Okay, ngayon po, umpisahan na po natin ang paggigisa. Mahina lang po yung ating apoy. Nasa medium heat lang po. Ayan. Lagay po natin itong ating crispy pork. Isahin lang po natin. Ayan. Lagay na po natin itong liver spread. Ito pong version ng sisig na to. Eh, ito po, eh, version namin. Kasi po, mas gusto po ng mga anak ko yung liver spread kesa sa atay. Mas malinamnam po talaga itong ating liver spread. Yan, ganyan lang po. Ayan. Pero, nasa inyo po iyon. Kung gusto nyo pong ilagay, eh, yung totoong deep atay, eh, nasa inyo po iyon. Ito po, eh, version po. Ayan. Haluin lang po natin. Una po natin ilalagay ang liver spread para po talaga mag-mix siya doon sa ating pork. Yan, ilalagay po natin itong paminta. Yan, ayan, medyo kumapatak na po yung ulan. Yung nilagay ko pong paminta, eh, 1.5 teaspoon. Yun din pong asin. Ganun din po. 1.5 teaspoon. Ayan. Ganyan lang po. Sabang mo. Ayan. Lalagay ko na po itong ating sibuyas.
Yung pong sukat ng ating asin, nasa inyo po iyon, nasa inyong panlasa po iyon. Pwede din po namang ilagay nyo na lahat yung 2 teaspoon. Ayan. Ganyan lang po. Ayan. Haluin lang po natin. Ito po yung ating paminta. 2 teaspoon na po yung aking inilagay. Lang po. Yung pong ibang nagsisisi, siyempre po iba-iba, may nag-iihaw, may nagpa-fry, pero hindi po nagigisa. Pero ito pong version ko, subukan nyo po at talagang masarap pag ginigisa. Ngayon po, papatayin ko na po yung apoy. Kasi po ilalagay ko na po itong ating mayonnaise. Ayan. Kasi po kung hindi po natin papatayin yung apoy, eh magmamantika lang po itong ating mayonnaise. Kaya po para maging creamy siya talaga. Ayan. Ayan, saka lang po natin siya hahaluin. Pero patay na po yung apoy hanggang mainit na mainit pa po itong ating sisig. Ayan, kasi po pagka po bukas yung ating kalan, magmamantika po yung ating mayonnaise. Kaya po kailangan po patay. O, kita nyo? Diba? O, creamy-creamy. Napakasarap. Umuulan-ulan pa po. Ayan, okay na po to. Ready na po ito para sa ating pananghalian. Ngayon po, sandukin na po natin. Wow! At tikiman time na po tayo. Napakaganda po, creamy-creamy sa... Okay, ngayon po, tikiman na po tayo. Medyo dito na lang po ako kukuha at medyo... kalaban ng high blood. O, tikim na po tayo. Talaga pong napakasarap. Talaga naman, pipigilan nyo lang po yung sarili nyo dahil wala po akong masabi, talagang napakasarap. Tama po lahat yung aking nilagay na ingredient. O, ngayon, kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes and don't forget to share and subscribe. Lutuin nyo na talaga namang magugustuhan ng pamilya nyo. Babus!